Hello guys, so magbibigay ako ng quick tutorial dito kasi may mga naghihingi na ng update sa Dragonari. So yes, marami na ang nakapag-breed, marami na ang nakapag-fuse ng kanilang mga rare dragons. Kaya nga yung hatian ng mga rare dragons or rare rarity ng account is, you know, nag-cut off na into half, nasa mga 30 CYT na lang. But yan din ang parang yung normal kasi nga before parang na bonus kasi wala yung epic, wala pa yung higher rarity. Pero ngayon, andito na sila. So, ang sarap ng hatian nila. Pero, umpisahan natin ngayon guys. Hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa ng tutorial pero ito yung i-focus ko ngayon. Yung mga tanong na paano ba i-connect si Hub daw, si Coinary Hub sa MetaMask, ang sagot ay hindi kailangan or hindi talaga. Wala talagang way para i-connect kasi this is a stand-alone wallet as well. So parang stand-alone wallet natin to na naka BEP20 din. So this is BEP20. As you can see, yung address natin is, you know, di ba? BEP20. So sariling wallet natin ito sa Coinary Hub. So as you can see dito, meron nga tayong QR. So kung mag-deposit, kung sa ang gamit nyo ay MetaMask sa app, yung MetaMask app, pwede nyo itong i-scan or kunin yung ating BEP20 address dito sa Hub. At pwede nga tayong mag-deposit dito, diba, ng stable coins, ng USDT, ng BNB. At but of course, yung i-deposit natin ngayon, kasi hindi naman natin magamit in-game to, yung purpose natin is breeding, so Coinary token nga. So yung gagawin lang natin is kunin natin tong address na to, and then for example lang ha, i-example ko lang guys, i-assume natin na meron akong balance na CYT dito. So yung CYT natin ganyan, so i-click nyo lang siya, click yung send, i-paste nyo yung address na galing sa Hub yan, tapos pupagalagin natin yung max ninyo na CYT, padala nyo, tas next na lang kayo dyan. So ganun lang, tapos tapos maghintay lang kayo na mag-reflect sya, diba? Tapos kung hindi kayo makapaghintay guys, kasi baka medyo matagal, not sure ako eh, from ang na-test ko na is from Hub here to MetaMask, sa case ko ang dali, halos instant sya. Pero kung magpadala kayo ng CYT from your MetaMask to Hub para hindi kayo mataranta kung matagal siya dumating, ang gagawin nyo is pumunta kayo sa BC scan, BSC scan, di ba? So punta kayo dito, i-open nyo lang siya, tapos kunin nyo balik ulit itong address nyo dito sa ito. Kasi most probably, ang dahilan kung bakit siya matagal mag-reflect is yung server response dito sa Hub. Lalo pat ang dami na natin. So, ang gagawin nyo lang guys, dito sa BSC scan, kapag na-send nyo na yung inyong CYT token from MetaMask to Coinary, pero hindi siya nag-reflect dito sa Coinary nga. So, punta lang kayo dito sa BSC scan, tapos i-paste nyo yung address niyo dito. Yung kinuha ko natin, ito. I-paste nyo lang dito, kanyan. Paste. Click nyo tong button na to, search. So, diba? And then, punta kayo dito sa BEP20 tokens. Yan. Puntahan nyo to. So, hintayin nyo lang na mag-load. Yan. Dito kayo pumunta talaga. So tingnan nyo dito guys, kung andito na ba. So yun tong mga history sa account ko. So makikita nyo lahat dito. So kampante na kayo, di ba? So kung hindi nyo makita dito sa Coinary Hub, it's because yung response time ng dito, yung response time ng server dito medyo mas matagal. Pero hindi ko alam kung yan ang case. Kasi nga, not sure ako kung pati ito is nakama din ito nagra-run. So,
Hopefully nga mas mabilis ang pag-reflect ng coin dito sa ating wallet. But if in case madelay, kasi hindi talaga yan natin maiwasan, especially batang-bata pa to na game, marami pang mga adjustments ang ginagawa, puntahan nyo lang po si BCScan nga, tapos paste nyo yung address nyo dito, and then hanapin nyo yung BIP20 token. So ito yung mga transaction nyo po, at makikita nyo kaagad na andito na siya. So walang problema kung andito matitrace, walang problema. So hintay nyo lang na dumating siya dito sa wallet. And then kapag nasa wallet niya, ito more or less ito 'yon. Hindi pa ako makapagbigay talaga ng eksakto kasi wala pa nga akong CYT. But most probably deposit yung i-click nyo kapag meron na kayong tapos sabi dito transfer CYT to Dragonary. So yung minimum is 5 CYT, enough para sa first breeding ng common dragons, di ba? Pero take note guys, kapag common dragon tapos common dragon nagbreed kayo 5 CYT, tapos yung anak na anak at anak ibibreed, mas mahal na din siya. So the more you breed, tapos yung mga generations na, tataas din yung magiging requirements ng breeding. So yun lang, tapos yung Google Authenticator nyo, or di ba sabi Authy, pwede itong Authy, hindi ako familiar nito, ito yung ginamit ko. So kapag first time nyo rin, wala pa kayong ganito, punta kayo dito at dito sa security kung first time nyo pa siya, but I assume naka turn on na yan. Kapag hindi pa yan turn on, meron niyang malaki dito na QR code. So at least may contact sila dito. If you have issue with your 2FA app, please send an email with your username to, at least meron sila dyan. So yun lang guys, napakadali na, napakadali siya. And then from hub to in-game, not sure ako kung gaano siya katagal, but make sure lang na tama yung ano nyo, ginawa ninyo. Pero dito wala na, hindi naman siya involved, wala naman siyang address na hihingin. So kasi nga same lang yan sila, so nasa server na lang talaga kung madali siyang dumating dito sa in-game natin or hindi. So again, bago ko tapusin ang video na to, sa mga nagtatanong kung saan ba dapat bumili ng CYT token, so ang pinaka-recommended talaga na bilhin ang CYT token guys is sa ApeSwap, kasi ito yung partner nila eh. Ito yung nagpo-provide, di ba, ng IO, ng initial ape offering. So dito tayo bumili. Ang pinakamaganda dito, ang slippage ng CYT token is only 0.5%. So 0.5%, napakababa na slippage guys. So punta lang tayo dito sa trade exchange. So remember, 'di ba, meron tayong MetaMask dito. Kailangan na natin siya i-connect actually. So 'yan, naglo-load siya. Oh, bumaba si ano no. Advertisement lang. Bumaba si Soon. Marami, for sure maraming nagbibenta ng mga ano ngayon, ng mga sweldo. Maraming nakapag-cash out, but I'm sure babalik din 'yan sa taas. Hopefully hindi naman siya bababa ng bababa. But if bababa siya, ibili ko na lang ng Soon siguro. Another Soon yung ano ko, magiging sahod ko. Yeah. So kung bababa talaga siya at matagal siya bumalik. Nakapag-spot trade nga ako dito. Nakapag-spot trade ako dito guys. So pagpasensya nyo na, medyo nag-bot in ako. So tiningnan ko kasi, oh wow, tumaas ulit. So baka mabenta ko tong spot trade ko ngayon, di ba? Limit. Gusto ko siyang ibenta at 0.03148. So wow, umakyat siya ulit, not bad. And ang gamit ko nga dito guys is Mixi Global nga. Ang kagandahan dito nga sa Mixi Global, user friendly lang siya, tapos andito yung mga favorite NFT tokens natin tulad ng Zoon, Skill, di ba, Dipet, andito nga yun sa Axie Infinity na SLP at EXS. So may link po ako sa ibaba kung gusto nyo mag-sign up dito sa Mixi Global guys, and no need nga ito mag verify as of now. And ang kagandahan dito, this is BEP20 compatible or friendly. So pwede tayong
talaga na walang problema kung, for example, meron tayong kita dito. For example, kung mas mababa talaga yung ano ko, yung plan ko, kung mas bababa talaga to pag withdraw ko bukas, kasi bukas na to, dadalhin ko na lang siya dito din, dito sa Mixi Global, at i-trade ko siya. Kasi nga, pwedeng-pwede from MetaMask to Mixi Global, kasi this is BIP20 friendly. So yan lang, guys. So sign up kayo sa link ko sa ibaba kung gusto nyo. So ano lang, kung first time nyo sa trading, napaka-easy, tapos familiar nyo lang. So ganun lang, kailangan natin mag-practice at i-familiar yung interface ng trading. Anyway, katulad ng dito, itong trading na to, yung interface is tulad na tulad sa Binance. Okay, so sorry sa bat-in, balik tayo dito. So nag-open na siya dito sa ApeSwap. Dito tayo bibili nga ng CYT token. So kanina yung kinilig ko dito, di ba, yung trade. Tapos ano ba yun? Trade. Tapos for example, guys, ang kagandahan dito sa ApeSwap nga, kung dito kayo bumili ng CYT token, no need nyo sa idagdag as custom token, kasi andito nga siya permanent sa ApeSwap. So, diba? CYT, search natin. Yan. Andito na siya kaagad, guys. Diba? As you can see, wala nang warning. Unlike other coins, diba, na kailangan mo pa siya i-add as custom token or token, i-manage mo siya, idagdag mo siya yung kanyang kanyang contract address, tapos mag-warning pa sila. So dito wala na. Andito to sa ApeSwap na talaga. Nasa ano na nila to, system nila. Nakadagdag. So yan ang maganda. Tapos yung slippage niya is dito. Ito hindi pwede. Your transaction may fail, pero pwede ka mag-try, pero ayoko. Kasi 'di ba, may gas fee din kahit kahit failure, at least 0.05. Napakaliit na yan na gas fee. So yun, ganito lang, guys. For example, since BNB yung balance ko ngayon, for example, ilalagay ko is 0.02. Magkano kaya yan? 18 CYT, 'di ba? So 18 CYT. So ganun lang. So tapos swap. Tapos kung andito na siya sa ating MetaMask. Yan, kung andito na, ipapalagay natin dito na andito na yung 18 CYT. Balikin niyo yung portion na sinabi ko. Click lang send, tapos kinuha niyo yung address niyo dito. So ganun lang, napaka-easy. So ApeSwap. Dito ko talaga kayo i-recommend sa ApeSwap kapag sa PC kayo bumili. Pero kapag sa ano naman, sa MetaMask app sa Android, pwede na hindi kayo talaga lumabas, diba, sa MetaMask. So doon na kayo mag-swap sa loob ng MetaMask app talaga, kasi nag-aggregate si MetaMask ng mga nagsisplit siya. Yung order mo is split sa ibang mga exchange para makapagbigay siya ng best code. Pero kung sa PC, mas maganda talaga na sa ApeSwap bumili. Okay, guys. So I hope na nakatulong po. And kung atat na po na mag-breed, pero may mga hindi mas maganda, may mga observation kayo na hindi masyado maganda, pwede namang ipagpaliban muna ang breeding. Hintayin muna natin na medyo mag-stable nga yung takbo, kasi nga overwhelmed pa masyado yung Dragonari, since padami tayo na members or players. So habang nag-a-adjust sila, pwede din tayong maghintay, pero pwede tayong, kung hindi talaga mapigilan, pwede na tayong mag-breed, mag-fuse, diba? So, siguro, kung yung mga abirya na maranasan natin along the way, since pinili natin yan, you know, kailangan natin magkaroon ng pasensya talaga. Kasi nga, alam natin na expected na at this stage, hindi pa talaga smooth na smooth. At yan dahil ang dahilan kung bakit ininilay ko muna yung breeding ko mismo sa aking account, guys. At gusto ko munang basahin din yung updated white paper. Sabi nga, i-update daw yon. Pero kung makuha ko na nga yung sagot, na ma-assure talaga ako na yung rarity ko is hindi mag-degrade into uncommon bukas na bukas, is mag-umpisa ako mag-grade, at least makita nyo talaga siya. So,
Thank you guys. Thank you po sa pag-support sa aking channel at I hope may nakatulong ako kahit papaano sa video na ito.